Well, here in Germany, a court has sentenced one of the world's most prolific serial killers to life in prison. Former hospital nurse Niels Hoegel has been found guilty of killing 85 patients in his care. Prosecutors said that he deliberately induced cardiac arrest in patients so that he could then resuscitate them and impress his colleagues. Sa trabaho ay hindi-hindi mawawalang kompetisyon sa pagitan ng mga manggagawa. Sa mga ospital ay madalas mangyari ang ganitong sitwasyon. May mga nurse na nagpapagalingan kung sino nga ba ang mas magaling sa kanila. Pero paano kung ang pagpapakitang gilas ay mauwi sa hindi inaasahang krimen na magpapatuloy ng ilang taon? Sa videong ito ay tutuklasin natin kung paano ang simpleng pagpapalakas sa mga boss natin ay maaaring magresulta sa isang krimen na maaaring maglagay sa kapahamakan ng ibang tao sa ating paligid. Taong 1999, nang makapasok sa Oldenburg Clinic ang nurse na si Niels Hoegel. Ito na ang simula na kanyang pangarap dahil parehas na nurse ang kanyang lolo at lola na siya nagsilbing inspirasyon niya habang tumatanda. Dahil baguhan sa trabaho, ay kinailangan gumawa ng paraan ni Niels kung paano siya mabilis na makikilala ng kanyang mga superior. Kung kaya't sinubukan niya lahat para mapansin at mabigyan siya ng papuri sa kanyang mga ginagawa. Sa katunayan ay ginawa ni Niels ang lahat, kahit na ang isang bagay na magpapahamak sa buhay ng kanyang pasyente. Gaya ng isang matrabahong araw sa klinik, ay sinubukan ni Niels ang isang bagay na maaaring mag-meet siya na kapahamakan niya o pagkilala sa kanya. Nilapitan niya ang isang pasyente sa Ward 211 ng Cardiac Surgery Intensive Care Unit upang tignan ang kalagayan nito. Gaya ng ibang nurse, ay inisikaso niya ang pasyente. Pero nung wala nang nakatingin sa kanya, ay mabilis niyang inilabas ang isang syringe na naglalaman ng gamot na makapagpapataas ng blood pressure nito. Mabilis na itinurok ni Niels ang gamot sa pasyente at tinapon ang syringe na parang wala nangyari. At makalipas ang ilang minuto, ay inatake na sa puso ang pasyente. At ito na ang pagkakataon niya upang makapagpakitang gilas sa kanyang mga kasamahan. Mabilis siyang kumilos at tumawag na kasamahan upang matulungan na kanyang pasyente. At dahil sa mabilis nilang aksyon, ay naisalba nila ang buhay nito. Sa kabila nito, ay pinuri din siya na kanyang makasamahan dahil mabilis siya nakapag-isip at hindi nataranta sa kabila ng isang kritikal na sitwasyon. Bagamat masaya ang lahat, ay wala silang kalam-alam na si Niels pala talaga ang dahilan kung bakit inatake ang pasyente. Nagpatuloy ang gawain na ito ni Niels upang makakuha ng atensyon. Pero hindi lahat ng pasyente niya ay naisasalba nila. Dahil sa gawain niyang ito, ay dumami bigla ang bilang ng mga pasyenteng binabawian ng buhay sa Ward 211. Sa halip na maging kakampi ng mga tagapagligtas ng buhay, ay naging serial killer si Niels. Pero bakit niya nga ba ito ginagawa? At gaano katagal niya na itong tinago sa kanyang makasamahan? Si Niels Hoegel ay nagmula sa Lower Saxony o kilala noon bilang West Germany. Lumaki siya sa paligid ng mga taong nasa health industry. Ang kanyang lolo't lola ay mga nurse sa lokal na hospital at ang kanyang ina naman ay isang paralegal. Bata pa lamang ay mulat na siya sa mga gawain pang hospital. Dahil madalas na kinukwento ng kanyang lolo't lola ang kanilang makaranasan sa loob ng hospital, na siya nagbunga ng ideya sa kanyang murang kaisipan na sundan ng yapak ng kanyang lolo't lola. Kung kaya't na makapagtapos siya ng vocational training sa St. Hospital noong 1997, ay pumasok dito si Niels upang magsanay ng gusto bago lumipat at ituloy ang kanyang pangarap na propesyon. Matapos makalipat sa Oldenburg Clinic, ay nagpatuloy sa paglilingkod si Niels. At dito na nga nagsimula ang kanyang mga sinasadyang pagpatay sa mga pasyente upang makapagpakitang gilas sa kanyang makasamahan. Marumi man ang kanyang pamamaraan, ay kinilala naman siya ng kanyang mga superior bilang aktibo at magaling na nurse. Pero tulad ng ibang tao na may tinatagong baho, ay hindi rin nagtagal at na-discovery din na kanyang makasamahan ang mga kakaibang bagay na nangyari sa loob ng klinik. August 2001, na magpatawag ng meeting ang mga doktor sa klinik nila Niels, dumalo siya at nakinig sa pagpupulong, pero lingid sa kanyang kaalaman ay isa na pala siya sa magiging laman ng usapan. Ayon sa mga doktor ay biglang dumami ang kaso ng mga pasyente na inaatake sa Ward 211. At halos 58% ng casualty dito ay nangyari sa tuwing naka-duty si Neil. Dahil dito ay biglang nakaramdam siya ng kaba
na baka malaman na kanyang makasamahan at mahuli siya sa kanyang ginagawang krimen. Kung kaya't ilang araw matapos ang meeting ay nag-file siya ng sick leave na tumagal ng ilang linggo. Ngunit sa loob ng 3 linggong sick leave na ito ay napansin na makasamahan ni Nils na unti-unti bumababa ang casualty sa Ward 211. Kung dati ay lampas 10 ang inaatake at binabawian ng buhay sa loob ng Ward 211, ay bigla itong bumaba sa halos 2 pasyente na lamang kada linggo noong magsimula magbakasyon si Neil. Kung kaya't na makabalik siya pagkatapos ng mahabang pahinga, ay inilipat na siya sa ibang department. Sa kabila na ito, kahit sa ang department naman ilagay si Neil, ay tila merong kakaibang sumpa sa kanya dahil laging dumarami ang casualty sa department na kanya kinabibilangan. Kung kaya itong September 2002 ay kinumpronta na siya ng head physician ng clinic upang pakiusapan na lumipat na siya ng ospital dahil sa mga kakaibang pangyayari na nagaganap sa mga pasyenteng dumadaan sa kanya na kadalasan ay napupunta sa kamatayan. Kaya noong December 2002 ay lumipat na si Neil sa ibang ospital. Pero tulad ng dati ay sinubukan niya muling magpakitang gilas sa kanyang mga superior dahil dito ay bumalik siya sa kanyang dati na kagawian. At ito ay ang paghahalo ng gamot sa mga pasyente upang tumaas ang kanilang presyon. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya nakonsensya sa kanyang masamang gawain dahil dumami na ang namamatay mula sa kanyang maruming paraan na naging dahilan upang layuan siya ng kanyang makasamahan dahil nagdududa na sila sa kanyang mga ginagawa sa loob ng ospital. Samantala, pagsususpetsa na ito ay napatunayan makalipas ang ilang taon habang patuloy sa pagseserbisyo niya. June 22, 2005, nang mahuli na isang nurse si Neil na naghahalo ng gamot na ibibigay niya sana sa kanyang pasyente. Dahil dito ay nagmamadaling tumawag ang kanyang kasamahan ng mga pulis. At pagdating ng mga otoridad ay nagpahayag din ng kanilang suspecha ang iba pa niyang kasamahan tungkol sa mga ginagawa ni Neil. At ito ay nauwi sa imbestigasyon laban sa kanya. Dahil sa mga lumutang na akusasyon ay inibestigahan mabuti ng mga pulis ang report sa ospital. Pinag-aralan nila mga records mula taong 2003 hanggang 2005 o ang mga taon kung kailan nagsimula si Neil sa ospital. Ayon sa imbestigasyon ng mga pulis, ay makikita sa report ng ospital na dumoble ang bilang ng mga namamatay simula nang pumasok si Neil sa ospital. At 75% na casualty sa taong 2005 ay maaaring konektado kay Neil dahil tugma ang mga ito sa oras na kanyang duty. At isang taon matapos ang imbestigasyon, ay dinala ang kaso ni Neil sa Regional Court in Germany kung saan siya hinatulan ng 5 taong pagkakabilanggo at employment ban dahil sa kanyang voluntary manslaughter. Sinubukan namang umapila ng kampo ni Neil sa hatol na ito. Pero noong 2008 ay dinagdagan pa ang kanyang sintensya ng 7 at kalahating taon at tinaas pa ng panghabang buhay ang kanyang employment ban. Habang nakakulong ay tuloy pa rin ang imbestigasyon sa krimeng ginawa ni Neil. Taong 2014, nang sinampang muli ng Oldenburg District Attorney ang isang imbestigasyon sa nangyaring katiwalian sa Delmenhorst Clinic. Dito ay muling sumailalim sa trial si Neil at kalaunan ay umamin din siya sa kanyang maruming paraan na panggagamot. September 2014, nang sampahan ng 3 counts of murder si Neil matapos niyang aminin na nakapatay siya ng 30 pang mga pasyente habang nasa serbisyo. Ayon pa sa follow-up investigation, sa loob ng 90 beses na pagtatangka ni Neil, ay 60 pasyente lamang ang kanila na isalba. Samantala, dahil sa lakas ng mga ebidensya, ay sinintensya si Neil ng habang buhay na pagkakabilanggo na ibinaba noong March 2015. Ngunit noong 2018 ay binuksan muli ang kaso laban kay Neil. Tinatay ang halos 100 na pasyente ang pinaniniwala ang pinatay niya sa pagitan ng taong February 2000 hanggang June 2005. Muling inilagay sa trial ang nurse at sa unang araw ng hearing ay inako niya ang 43 sa mga pasyenteng namatay. 52 sa mga ito ay hindi na niya natatandaan at itinanggi niya naman ang 5 mula dito. Dagdag pa dito ay inamin din ni Neil ang kanyang ginagawa at ayon sa kanya ay tinuturukan niya ng gamot ang mga pasyente at kapag inatake na ay susubukan na niyang buhayin ang mga ito. Ginawa niya ito dahil sa pagkabagot sa trabaho at upang makapagpakitang gilas sa kanyang mga kasamahan. Dahil dito ay muling sinimula ng paglilitis ng kaso sa Regional Court noong October 30, 2018 at tumagal ito ng 24 na araw. Dahil sa patong-patong na kaso at napatunayang ebidensya laban kay Neil,
ay sinintensyan siya muli ng habang buhay na pagkakulong. At ayon sa huling report ng investigasyon, ay umaming guilty si Neil sa 85 na magkakahiwalay ng murder. Dala na konsensya at not guilty naman sa iba pang murder charges. At ito na naging huling hatol sa kanya na ibinaba noong September 2020. Sa kabila nito ay marami pa din sa kanya makasamahan ang naniniwala na abot sa 300 na katao ang kanyang napatay. Bagamat kulang lamang ito sa ebidensya dahil hindi nila lubos maisip na may kakayahan pala si Neil na gumawa ng ganong kasamang bagay. Sa huli, ang pagiging magaling sa isang bagay ay mas magandang makita ng iba sa natural na pamamaraan. Huwag mong hintayin na purihin kanila sa iyong ginagawa dahil hindi mo kailangan patunayan ang sarili mo sa iba. Huwag tayo masyado magpatali sa trabaho, lalo na kung aabot tayo sa puntong gagawa tayo ng masama para lang makaangat sa iba at makapagpalakas tayo sa mga nakakataas sa atin. Ang pagiging nurse ay malaking responsibilidad dahil buhay ng taong kanilang hawak. Pagod, puyat at gutom ang kanila tinitiis upang makapagsalba ng buhay. At pinasasalamatan natin sila sa lahat ng oras, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Dahil nagagampanan nila ng maayos ang kanilang mga tungkulin, kapalit ang kanilang sariling buhay.